Misteryosong bahay. Araw ang nagpapatakbo. Matatagpuan ang tila nagtatagong bahay na ito sa Bacolod City, Negros. Yung bahay, wala siyang mismong door or windows, wala siyang walls. Kahit other life forms makapasok, we can say it a green architecture. Mula nang matayo ito, tinawag itong Balay Bato. Tahanan ni Rustico Rusty Biñas, isang disaster risk management expert. Ito yung Balay Bato. Dayon pa mo! Lahat na material na ginamit dito ay from may rocks, boulders, pebbles, stones. Lahat ay puro bato. Ang lahat ng mga bato dito ay galing sa iba't ibang parte ng Negros. Dito sa dining area, makikita nyo, itong bato na to galing to ng kabangkalan sa mga farmers. Inilagay namin dito for aesthetic purposes. And then later on, nakita namin na maganda din siya palang indicator ng earthquake kasi nakikita namin nag-move siya kung mayroong earthquake. Ito yung kusina, ito yung hugasan. Gawa din sa bato. Gawa din to sa bato, ito yung lutuan. Ito naman yun na yung tinatawag kong coffee area. Itong black stones na to, nag-a-absorb siya ng mga negativity sa katawan. Dito sa third floor, makikita natin isang room. Itong tinatawag ko master's bedroom. Ngayon ginawa ko ng guest room. Kung tingnan mo, naka-open lahat to. 360 degrees open. Ang isang katangian ng bahay ay aerodynamic. Ibig sabihin, dahil wala siyang pader, sa labas pasok ang hangin. So, also biodynamic engineering because tinitingnan natin na hindi sinasagkaan yung light. Kita mo yung light na kapas through doon sa bahay. Ito yung toilet natin. Tingnan mo, wala din siyang roof. Maganda din siya kasi wala siyang amoy. Itong ating shower. Yan. Well, kasama mo maligo yung iba't ibang mga life forms. Ang mga ibon makikita mo. At dahil daw sa disenyo ng Balay Bato, matibay ito at kahit bagyo o lindol, kakayanin ito. Earthquake resistant din siya from the bottom ng bahay hanggang sa taas ng katay beam. So in fact, na-test siya ng 6.3 na lindol. Isa pang amazing sa bahay na ito, araw ang nagpapatakbo. Nandito tayo sa rooftop ng bahay. Ano, makikita niyo may solar panels dito. So halos lahat ng mga lighting ko ay galing sa solar. Kahit tubig na pag-isipan nila kung paano makatipid. Ito ay tinatawag ko water reservoir. Pwede siyang makakatch ng rain. Kung tingnan mo, umulan siya, magkatch siya ng tubig, papasok doon sa loob. Kanlungan ito hindi lang ng pamilya ni Rusty, kundi tahanan din ng Green Alert Network, isang NGO na nagbabantay kalikasan. Ang mga proyekto na ginagawa ng organisasyon ng Green Alert, nagpa-public awareness on the value of our natural forest or the value of our natural na kalikasan. Ang Balay Bato ni Rusty, literal na tahanan at tunay na kanlungan ng kilusang makakalikasan sa Negros Province. Kaya para sa amin, si Rusty ay isang amazing earth hero.